maglaban ang kalayaan! Handa na ba kayong ipaglaban ang hustisya? Handa na ba kayong ipaglaban ang demokrasya? Handa na ba kayong ipaglaban ang bansang Pilipinas? Angeles, Pampanga, gitnang Luzon, congratulations! Tayo po ay gumawa ng kasaysayan. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinakita natin ng gitnang Luzon, tayo ay maisog! Ang tanong, mga maisog ng gitnang Luzon, binayaran ba kayo? Ang tanong, mga maisog, pinilit ba kayo? Ang tanong, mga maisog, takot ba kayo? Kung ganon, isigaw natin, sino ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas? Isigaw ninyo, sinong gusto nyong mamuno sa Pilipinas? Mga maisog, ako po'y tagakit ng Luzon, pero ako po, hihingi po ako ng tawad sa inyo. Dahil ako po, umakyat sa entablado ng akala ko na babaguhin at gagawing malinis ang kanyang pangalan. Pero ako po, gaya ninyo, gaya ng 31 Pilipino na budol. Sino pa ba ho ang nabudol? Ang akala ko, yung kanyang pangako na kaisa-isa, dalawa pa lang pangako niya. Yung unang pangako, pagkakaisa, wala pang dalawang panahon, linabanan na tinarget ang VP Sara. Bakit ko ginawa yon? Kung si VP Sara tumakbo ng presidente, hindi ka presidente ngayon! Nasaan ang iyong utang na loob? Hindi lang pagkakaisa ang binaling pangarap. Ang tanong ng marami, nasaan ang 20 pesos kilo ng bigas? Ang sabi mo, pangangalagaan mo mga magsasaka, eh pwes, bakit mo hinayaang mamatay sila dahil import and smuggling? Ang sabi mo, sisiguraduhin mo na magkaroon ng katuparan ng pangarap ng mga Pilipino na mas mataas na antas ng kabuhayan. Bakit ngayon ang pagkagutom pinakamatindi sa gobyerno ng adiktador Marcos Jr.? Ang buong akala natin, babaguhin niya ang imahe ng kanyang pamilya. Dahil ang kanyang ama, kinasuklaman, pinalayas sa Pilipinas dahil siya'y diktador ng labag ng karbatang pantao. Pero anong ginawa niya? Wala pang isang taon, pinakulong ang mga nagtatanong kung paano ginastos ang kaban ng bayan. Halos isang taon pa lamang. Anong ginawa?
tinanggalan ng prangkisa ang SMNI! At isang taon pa lamang, pinahuli, walang iba, kung hindi nagtaguyod sa kanyang kandidatura, pinagkatiwalaan sa kaisa-isang debate na kanyang hinarap, Pastor Kiboloy. Dalawang taon na, nalakaluklok sa pwesto. Anong ginawa sa Pilipinas? Napakataas na presyong bilihin, napakababang sahod, at kulang na mga trabaho. Pero hindi lang po yan ang pinakamasamang nangyari. Ngayon po, hindi lang tayo gutom. Ngayon po, kinakaladkad pa tayo sa gera na wala pong mabubuhay. Palibasa, hindi natapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Hindi niya alam ng bansang China, never nating naging kaaway. Ngayon, lahat ng Chino, sinasabi nila, Chinese spy daw. Anong resulta? Simula pa lang ng ginawa niyang demonyo mga Chino, ang saging ng mga taga Davao, kalahati na lang ang inaangkat ng China, at ngayon, ang pinakamalaki nagsusupply ng saging ay ang bansang Vietnam. Yan ba ay galit dahil siya ay galit sa mga taga Davao? Bakit pinaglalaban ang transparency? Dahil nga po, hindi natin maintindihan. Nung una, ang sabi niya, China ang pinaka-importante nating kaalyado. Ngayon, ang sabi niya, China ay kalaban. Kinakailangan payagan ng mga Amerikanong gamitin ating mga base militar. At ngayon, mga kaibigan, mga taga-Central Luzon, meron po tayong banta dahil pinalagan niyang mga Amerikano mag-deploy ng mid-range missile launchers na naging dahilan kung bakit kamuntik nang magkaroon ng nuclear war sa panig ng Russia at ng Amerika. Bakit kinakailangan ng transparency? Meron bang tao na nasa tamang pag-iisip na nais mamatay ang mga Pilipino? Meron bang nasa tamang pag-iisip na nais na magunaw ang bansang Pilipinas sa gera na wala naman tayong interes? Kaya nga, Mr. President, hindi po pwedeng pinagtatawanan ang tanong kung ikaw ay adik, dahil may karapatan po kami malaman ang mga importasyon na makakaapekto sa aming buhay. Sumagot ka, Mr. President. Adik ka ba? Tinatakot nila tayo dahil tayo daw ay destabilizers. Destabilizers ba kayo? Yeah! Ang nais namin sa demokrasya, taong bayan ng suberenya, at kapag ikaw ay palpak, mauulit ang nangyari sa iyong ama, aalisin ka sa pwesto. Mga taga Central Luzon, handa na ba kayong maghusga? Handa na ba kayong husgahan ang PBBM? Ang tanong,
ano ang husga nyo kay PBBM? Hindi na kayo naririnig. Mahina dito. Dito. Naririnig mo ba yan, PBBM? Naghusga na ang mga tagagit ng Luzon. Ang panawagan ay... Noong isang araw, may lumabas pong balita. Amerikanong nagsulat. Anong sinabi nila? Sa kagustuhan ng mga nagpoprotekta kay BBM sa kanyang pwesto, siniraan nila ang Sinovac. Itinakot nila ang mga Pilipino na hindi raw ligtas ang Sinovac. At sinabihan ang mga Muslim na meron daw baboy ang Sinovac. Dahil lamang gusto nilang maggalit ang mga Pilipino sa China, naging dahilan, tinakot nila ang mga Pilipino, naging dahilan na napakaraming namatay samantalang nandun sana ang Sinovac para iligtas ang kanilang mga buhay. Ang tanong, ang best friend ni PBBM, mga Amerikano, gawain ba ng kaibigan na tatakutin ang mga Pilipino dahilan na sila ay mamatay? Ang tanong, gawain ba ng kaibigan na nais mamatay ang mga Pilipino sa isang gera na wala namang interes ang mga Pilipino? Kaya muli, mga kapwa tagagit ng Luzon, ano ang husga kay BBM? Sa aming mga katunggali, ang araw na ito, ginugol nila para siraan ako. Pero anong nangyari? Akala nila, palibasa siniraan nila ako, ako ay magpapasupil. Sa inyong mga kampo ng kadiliman, ito lang ang sasabihin ko, lalo nyo akong siraan, lalo akong magsasalita, lalo akong maninindigan, dahil hindi dapat manaig ang puwersa ng kadiliman. Hanggang sa kamatayan, mamamatay para sa bansang Pilipinas. Siraan nyo ako ng siraan, lalo lang lalakas ang aking boses. Ano ang ating husga kay BBM? Para kay Pastor Kibuloy! Handa pa kayong mamatay para sa inang bayan! Manunumpa ba kayo at aawit ba kayo ng bagong Pilipinas? Isa lang po ang mensahe ng mga maisod. Puwersa ng kadiliman, ibinigay nyo na ang lahat ngayong araw nito para sirain ang isang maisog. Ang resulta, lalo tayong naging matapang, lalo tayong magiging maisog!
Nagpapasalamat lang po ako sa inyong lahat dahil ang presensya nyo ngayon nagpapakita na hindi tayo papayag na mawala muli ang kalayaan at demokrasya sa Pilipinas. Ngayon naman po, ang sabi nyo kanina, sino ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas? Mga kaibigan, karangalan ko po na ipakita ang mensahe ng ating mahal, Rodrigo Roa Duterte! Maisog na kababayan sir. Na nag-rally sa